Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si May Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya inaligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina May at kay Alden. At ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang pangtatraydor po na ginawa kay Menggay na siyang babalik na naman po tayo sa sinasabi ni Menggay na akala niya ay mapagkakatiwalaan nga ang taong ito. Nasabihan na niya ng mga dark secrets niya, yun pala, itatraydor din pala siya. Sinabi niya po yan noong interview niya sa The Celeste Tubiera Channel. Akmang-akma na naman po kasi ang dating babae na nakakatulong pa nga po sa mga Aldab fans noon sa paglalabas ng katotohanan ngayon, talaga namang bumaligtad na rin po. No? Ang masama pa rito, kasama pa ni Menggay sa APT. Mamaya idedetalye po natin yan. Habang si Alda naman po ay siksik at ligdig din po ang ganap sa buhay. Tulad ng paghingi niya no, ng muli pong, alam niyo yan, confession, paghingi ng tawad no, sa mga kanyang nagagawa sa araw-araw. Pag-usapan din po natin ang lahat-lahat ng yan. Ano, sabi naman po sa inyo, hindi natin nahahayaan na alam na po ng iba, tapos tayo nakanganga lang. Gusto ko po kasi, no, gusto po namin dito, i-updated po kayo palagi sa anumang ganap sa buhay ni Mayna tsaka ni Alden sa araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi po ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kina Mayna T. Alden. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe na kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba ng screen mo. Makikita mo lang yan, sa baba ng screen mo, nandyan yung button, i-click mo na yung subscribe. Okay? Para kapag kami ay nag-upload, laging ikaw ang unang makakaalam. At again, ano? Kung isa ka nga sa mga masasamang elemento na nakapaligid dyan, bukas ang comment section natin, pag-usapan natin yan. Kasi ngayon pa lang ang dami nang nag-react ng violent reaction, ano? At bilang pasasalamat nga po, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin, kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento ni Miss Zaida Garfin. Sabi niya rito, "Hi Mr. Pinas, it's been a while. I never give any comments on your updates but I am always following you on your channel to hear new updates from Alden and Mayne. Yes, I saw Alden on AOS. Nakakainis lang, bakit ba itong tuyot na just po na yan ang laging itinatabi kay Alden? Bad trip talaga. Si Mayne lang talaga ang bagay na kasama niya. And yes, I watched it bulaga last time. Talaga, no? Talaga namang nakakawalang gana yung dalawa. Dalawang newcomer na yan. No one can ever replace Mayne on Itbulaga. Sana lang, lumipat na sila ng ibang channel. I'm sorry sa mga ibang talents but I am always waiting for Alden and Mayne kung kailan man yan. I'm just waiting. Hashtag Aldab forever. Hashtag Aldab loyalista. Stay safe, Mr. Pinas. And God bless. God bless din po sa inyo, Ms. Zaida Garfina. No? I agree with you. Contract artist nila, itong si Jazz, no? Ayoko nang banggitan ng buong pangalan niya, Ms. Zaida Garfin. Alam niyo naman po ang galawan ng GMA, di ba? Hindi kasi nila mapapirma sa isang exclusive contract sa Mayne Mendoza. Kaya hanggat kaya nilang alisin si Mayne sa tabi ni Alden, gagawin po talaga nila. And that's true. Nakakawawa talaga si Mayne Mendoza sa mga ginagawa nila. I understand na marami silang starlets pero wag naman yung nakakasira sa arawang ginagawa at nakasanayan na ni Mayne. Ano? Nakikita kasi talaga ng iba na tumatahimik na lang si Mayne tulad ni Alden kapag nandyan po sila. Thank you and stay safe din po sa inyo. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Esperanza Liovan. Sabi niya rito, totoo yan Mr. Pinas, noon pa man wala pang sarsuela, private life na talaga ang relasyon nila. Nabubuko o nalalaman na lang pag may nakakita sa kanila. Wala nga tayong makikitang mga pictures sa pinopost nila. Di sila tulad ni Panot na sinabing private yung relationship daw pero nila no, pero laging pinapublic naman yung fake videos at edited pictures sa Mayne para lang malaman na sila ay mangjowa. Halatang di niya kilala si Mayne. Si Mayne pa, sinabi na nga ni Mayne noon na pag
nagka-love life siya, hindi sikreto pero privacy, no? Nasa talagang may privacy na mangyayari. Kaya minsan, nalalaman na lang natin kapag may nakakakita sa kanila, tulad noong isang sa sugod bahay, nabanggit nakita sila, no? Pero iniba ni Maine ang usapan. Maraming salamat po sa pang-re-real talk ninyo. Until now po kasi, Ms. Esperanza Llovan, hindi lang mga Alden fans ang nagugulat kina Maine at kay Alden, kundi pati na rin po mga one-sided fans nila. Nagugulat sila na akala nila si Panot ang kasama ng Engay, tapos pag may nakakita, haharasin po ng mga Armin fans at ng mga toxic miners. Para huwag magsalita, tulad na lang po ng ginawa nila kay Angeline na nakakita po kay Maine at kay Alden just this year lang po, no? At maraming salamat po sa comments ninyo and God bless you rin po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Bridgetta Nogra. No, ang sabi niya rito, Mr. Pinas, good PM. Salamat sa update. Alam mo, sir, bigyan lang sana nila ng upuan na magkatabi si Maine at Alden. Di na nila kailangan mag-effort na ng gawin nila, no? Di na kailangan may writer para sabihin nila, masaya na kami. Diba? Sabi nila noon, what you see is what you get. Mag-usap silang hanggang matapos ang itbulaga, basta na sa kanila ang camera, okay kami. Pwede kaya yon? Hahaha, sana nga, no? Wala kaming pakialam. Sa iba, Aldab lang, okay na kami. God bless Mr. Pinas. Happy Sunday, everyone. Tumpak! Nadali po ninyo, Miss Bridgetta Nogra. Kahit audience lang si Maine at si Alden, magkatabi lang sila. Kahit wag na silang isali sa mga gawain sa itbulaga, napakaraming manonood niyan sa kanila. Kesa naman po yung isama sila ng isama sa APT, tapos yung mga bagong dating ang bumabangka, di ba? Maraming salamat po sa comments at lagi po kayong mag-iingat. At ito na nga, pag-usapan po muna natin ang mga ganap kay Alden. No, na napapadalas po kasi ang ating mga talakayan, umiikot po ng todo kay Maine. So, si Alden po ay naging busy mula po kahapon, no, hanggang ngayon. Pero yung napaka-busy, yung pagka-busy po na meron si Alden ay mga personal niyang lakad. Hindi po dahil sa mga proyekto na meron siya. Ngayon kasi ay hindi pa rin po natutuloy ang K-drama adaptation na gagawin po nila for some reasons na ayaw idetalye ng kanilang mga managements. Nariyan po si Alden na nagpunta po sa buhan po nila ni Maine Mendoza, walang iba po kundi kay Father Jeff upang mangumpisal at nagpabasbas po ng isang imahen, ano? Nariyan po ang pagpapamasahe rin ni Alden dahil sobrang sakit nga po ng katawan niya, kawa workout, at nariyan din naman po yung pagbato ng issues sa kanya. Ayaw pa rin po kasi talaga siyang tantanan ng mga kumag na Alden fans, kakaship po kay Jasmine. Kitang-kita naman po na lagi pa rin nagpo-post yung Jeff Ortega na real boyfriend ni Jasmine. Sana naman, mahiya po kayo sa mga pinaggagawa ninyo kay Alden, ano? Para lang po mai-issue nyo siya kay Jasmine. Konting kahihiyan lang po sana. Parehas po silang may kanya-kanyang karelasyon. Okay? At habang si Maine Mendoza naman po ay abala po sa taping ng kanyang mga palabas sa kabilang istasyon. Ngunit, marami po ang nakapansin na talagang ang talagang idinidikit po sa kanya ng management na meron siya ay yung mga alagad po ni Panot. Kundi alagad, malapit po kay Panot, yan po ang style nila ngayon. Halimbawa na lamang po ng isang tao na kanyang pinagkatiwalaan na newcomer po sa Itbulaga, no, nakipag-close, kahit mga Aldab fans ay kinuha rin ang loob, kunwari ay binubunyag kung anong meron kina Maine at kay Alden. Pinakita ang Aldab room sa APT, no, kung saan may mga laruang pambata at iba pa. Tapos ngayon, malaman-laman na lang po natin, kapanalig pala talaga siya ni Panot. Kaya naman, bumalik na naman po ang mga netizens sa sinasabi ni Maine noon na sa kanyang interview kay Celeste Tobiera na naiiyak siya, no? Dahil sa dami ng kanyang naging kaibigan na akala niya kaibigan niya talaga, yun pala, tatraidorin ka lang. Diba? Pinagsabihan pa naman niya ng mga dark secrets ng mga ito. Again, Maine, alam namin na ikaw yung tao na madaling magtiwala, alam din namin na kakayanin mo ang lahat ng yan. Ayokong pangalanan ang newcomer na ito sa APT, pero alam ko na kilala nyo ang aking tinutukoy. Again, kung isa ka nga sa mga bashers at
hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang, pag-usapan natin ang mga bagay na ito nang may respeto sa isa't isa. Hindi po namin isasara ang comment section dito. Maaari po kayong magsulat ng kahit anong comment dyan sa comment sections natin. Huwag lang ang bastusan. Okay, muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. Thank you.